Bukas, May 9, sa ganap na alas 2 oras dito sa Pilipinas, ay magagalap na ang pinakaabangang paglalaro ng Pilipinas kontra sa bansang Malaysia ngayong 32nd Southeast Asian Games sa bansang Cambodia. Ang Gilas Pilipinas squad ay pangunahan ni naturalized import Justin Brownlee, Christian Stanhardinger, CJ Perez, Calvin Oftana, Brandon Ganueras-Roser, Marshall Lassiter, Arvin Tolentino, Chris Newsom, Mason Amos ng Ateneo, Michael Phillips ng Del Sal Green Archers, Jerome Lastimosa at Chris Ross na siya ding captain ball ng grupo. Ang Pilipinas ay target na may balik ang gitong medalya matapos na tayo matalo ng bansang Indonesia noong nakaraang taon. Kasalukuyan na nag-ensayo ang Gilas Pilipinas sa Morodok Elephant Hall. Ang isang ang staff ng Gilas Pilipinas ay napansin na gumamit ng Taraflex ang organizer. Pero ano nga ba itong Taraflex? Hindi ba nilagay na malaking budget ang organizer para makapag-provide sila ng wooden flooring? Biruan nga ng mga netizen, baka nagtitipid ang organizers dahil naubos ang kanilang budget matapos silang kumuha ng napakaraming imports. Well, ang Taraflex ay isang low-maintenance synthetic sports flooring na ginagamit sa mga multi-purpose gym upang mas papabilis ang pagpapalit ng flooring depende sa sports activity na gagawin sa venue. Wala naman dapat ipangamba dahil sa ilalim naman ng Taraflex ay meron ding wooden flooring. Ang Pilipinas ay nasa Group A kung saan bukod sa Malaysia, mga kalaban nito ang Singapore at ang host nation Cambodia. Ang Group B naman ang kinukonsiderang Group of Death dahil ang Thailand, Vietnam, Laos at ang defending champion na Indonesia ay magkakasama. Isa nga din sa pinakaabangang team na makakaharap ng Pilipinas sa kanilang grupo ay ang host nation na Cambodia. Sa mga hindi pa nakakaalam, pinaluwag ng Cambodia SEA Games Organizing Committee o CAMSOC ang eligibility rules ngayong SEA Games kung saan passport lamang ang kailangan ng isang atleta upang makasali sa torneyong ito. At dahil nga dyan, ito ang ginamit na paraan ng host nation Cambodia upang mapalakas ang kanilang basketball rosters. Apat sa kanilang men's basketball team players ay pawang mga naturalized import habang apat din sa kanilang women's team. Sa men's team, sina Darren Dorsey na may taas na 6'2", Brandon Peterson 6'8", Syed Brigitte 6'5", at Dwayne Morgan na 6'8". Sina Oscar Lopez na may taas na 6'4", at ang pinakamatangkad sa kanila na si Darius Henderson na may taas namang 6'9 ay mga Cambodian American citizen. Kahapon nga sa gold medal match ng Pilipinas kontra sa Cambodia, nararamdaman na ng Gilas ang bagsik ng tatlo sa mga ito kung saan tinalo nga tayo sa finals. Sa larungan yun, bagamat may kaisa-isang lokal sa kanilang lineup ang Team Cambodia, hindi naman nila ito pinaglaro sa gold medal match. Siguro gusto rin ng Cambodia na masiguro ang panalo upang makuha ang gintong medalya. Kahit nga si dating Gilas Pilipinas ace guard at kasalukuyang assistant coach ng Stockton Kings ng NBA G League, isang affiliated team ng Sacramento Kings na si Jimmy Alapag ay hindi pinalagpas ang ginawa ng host nation. Ano ya? Kinakailangan ng SEA Games Committee na ayusin ito upang hindi maging masamang example ang nangyari matapos magpalaro ng tatlong Amerikano sa isang competition na hindi naman kasali ang USA. Pero para kay Gilas Pilipinas head coach Chot Reyes, tanggap niya ang bagong rules ng Cambodia dahil sila ang host ng SEA Games. Sabi nga ni coach Chot Reyes, gagamitin na lamang nila ito bilang challenge para sa team at susubukan nilang manalo para sa bansa. Iba naman ang pananaw ni sports analyst Kinito Henson. Ayon kay Dadin Kinito Henson, isang itong sampal para sa sportsmanship dahil parang nawala ang national pride ng Cambodia sa ginawa nilang to. Ang Pilipinas, bagamat alam na nila ito noong pang January, ay hindi nila ginaya ang pangugulang ng host nation. Noong nakaraang SEA Games lang ay nagkaharap ang Pilipinas at Cambodia kung saan tinambakan ng Gilas Pilipinas ang Cambodia sa score na 132. Pero yun nga, ibang Cambodia na ang makaharap ng Pilipinas ngayong SEA Games. Ano sa tingin nyo mga kabola? Pabor ba kayo sa sinabi ni Coach Chot Reyes na sakyan na lamang ang trip ng Cambodia at laruin ang gusto nilang laro? Kaya ba ng Pilipinas sa manalo sa isang team na loaded ng American imports? Tara, pag-usapan natin yan! Mag-comment na rin kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.